Second Sight 12, unang event ng 2024. Unang main event kung tusin kasi nanggaling na kami sa 1 Minutes Luzon. At ayun, eto na tayo. Game na ulit. Pucha, tapos na yung off-season namin. Tingnan natin kung saan papunta tong taon na to. Preparation logistics, medyo... pareho lang din naman. Parang... Siyempre kapag sa Maynila, pinakamadali. Parang sanay na kami. Tawag-tawag lang ng mga ganito. Tapos all set lang. Sa lineup din, onti lang naman yung yung bumiyahe para dito. Kaya medyo goods naman. Wala naman mga delay-delay. Yan yung milagro, no? Tapos okay naman so far. Parang wala pa namang malaking problema. Nung bago, ayun, syempre parang production value, parang medyo iangat na iangat pa rin. May mga titesting rin kami, mga bagong content o kung ano man. Pero yung flip top beer siguro yan, parang inaayos pa namin para maging available sa buong bansa. Second Sight 12, kung mapapansin nyo, syempre yun nga, naging umusog tayo sa magic number 7 natin na battles, no? Ngayon 8 battles tayo. Tingin ko isa to sa mga magiging trend ngayon taon nga. Baka hindi ko nabanggit kanina, no, sa earlier portion ng magiging 8 battles at dahil to sa mga bagong pasok sa liga, no. Syempre kung 7 matchups per event, no, isipin mo kailangan nasa top most deserving 14 ka kada event, no. At sa habang dumadami yung roster natin, habang lumalaki, pahirap ng pahirap yun, no. Kaya unfortunately naman, yung mga ibang fans naman, pwede naman akong gumawa ng lineup na kumbaga, di ba, yung mga puro bagong pasok, pero hindi nyo naman susuportahan, no. Kaya ang kailangan natin gawin lagi is yung tamang paghalo niya ng mga bagong pasok sa main event lineups, no. Itong additional battle, kung pansinin nyo dati, yun nga, parang syempre may inaasahan tayong main event or main battle, top billing, mga undercard kung tatawagin. Kung sila man yung nag-occupy ng undercard battles na yun, eto, meron na tayong extra slot para mag-accommodate ng additional 2 MCs per event, no. So, yun, tulad nga ng sabi ko, 7 battles per event dati. Isipin mo ilang event tayo sa isang taon, parang nasa 9 to 10. Kung 10 events yan, 70 battles in a year, dapat nasa parang garunga, nasa top 14 available or deserving MCs para makasingit sa lineup, no. So ayun, malaking ano, dagdag na rin siguro yung 8. Tapos tinatantya rin namin kung production wise ay kaya namin, parang buwang kaya naman, lalo galing naman tayo sa Ahon 13 na putanga ng 12 battles per day. Second Sight 12, no, simulan natin mula sa pinakababa. Romano vs. 30, no, ang pagbabalik ni Romano sa liga, pagkatapos ng ilang taong pahinga ulit. Huling laban niya nung quarantine battles pa, no. Syempre Romano, pamilyar na tayo dyan. Isa rin dati sa pinaka mainit, pinaka matalas, pinaka mahirap talunin nung panahon, no. At hinahanap natin sana na maibalik niya talaga yung rare form na yun. Andiyan pa rin naman yung base sa mga ibang laban niya, andiyan pa rin naman yung presence niya, yung rebuttal ability andiyan. Tingnan natin kung male-level up niya yung lyricism niya, yung sulat niya, at siguro yung angles, kung may iba man siya makukuha. Tapos tingin ko napakaganda na matchup dito na si 30, na parang kumbaga halos parang nga sila magkapatid, eh, no. Si 30 para siyang batang Romano, no. Pati sa ayun, sa panga, parang bagay talaga silang dalawa. Pero ayan man, 30, isa sa rising stars natin, napaka solid. Tingin ko magbibigayan tong dalawang to mamaya. Parang sana kung pareho silang handang-handa, walang problema, walang papalya, tingin ko bakbakan talaga tong laban na to. Next, Slock 1 Class G. Labanan ng dalawang well-rounded din. Tingin ko lamang si Slock onte sa onting comedy at onting teknikalan, pero otherwise pareho naman silang napaka well-rounded. Tingin ko magandang challenge to para sa kanilang pareho. Syempre si Slock 1,
o karamihan naman ng veteran MCs, no, or mas matagal na ng MC, ayaw nila magpatalo sa mga up and comers. At the same time, Class G, matatest niya sarili niya sa isa sa mga yun, napaka well-rounded na slot one. Bagay na bagay, tingin ko, parang ano, yung matchup na to. At next is a buhay battle pa rin, G-Clown at Rapido. Parang parehong ano, parehong may parehong malupit mag-flow, parehong may rapability, parehong digdigan din magano, digdigan din mag-technical at magseryoso, at pareho rin kayang magano mag-onting comedy, no. Ayan, tingin ko yun labanan ng ano ng magkaparehong strengths ulit, no. Style mash na lang, bagay naman ata, 'di ba? Style mash. Yan, si Rapido, syempre pagbabalik niya rin din sa liga, nakapagpagpag na siya ng kalawang onte. Tingnan natin kung maabot niya ulit yung dating peak form niya rin. At tingin ko si G-Clown, base sa usap namin, mukhang napaka-desidido at prosigido niya ngayon taon para manalo rin. Marshall Bonifacio versus Vitrum. Ito naman, bakbakan ng ano, teknikalan tong dalawang to. Tulad nga ng ano, nung mga yung earlier matchups na nabanggit ko, no, karamihan dito hindi sila basta-basta magkaka-matchup agad, kundi dahil sa isa boy tournament, so napakalaking bagay nun. Marshall Bonifacio at Vitrum, yun, inaasahan ko talaga ano, bakbakan yung dalawang yun. Medyo lamang ng onting-onte tingin ko si Vitrum sa brand of comedy niya. Kaya rin naman ni Marshall yun, pero parang na ano eh, nahinog na rin yung ano, yung style talaga ni Vitrum, eh, no. Kita niyo naman sa mga last few performances niya, tingin ko napaka-deserving niya rin makalaban ang katulad ni Marshall, na yung kalibre ng ano, pagiging battle MC ni Marshall. Men, parang alam ko yung iba trip pa rin nila gagawin yung pagka battle of the year, men, pero si Marshall isa yan lagi sa performance of the night, no, sa totoo. Exciting to. Tapos maganda rin dito 'yung ano eh, parang yung magkatugma rin yung ano, yung ideologies nila, yung mga prinsipyo nila, no. Kaya hindi, tingnan natin kung magbubutasan pa ba sila sa pagdating sa ganun. Tingin ko hindi na, pero kung meron man, magiging interesting din marinig kung ano yung naiisip nilang ano, butas sa isa't isa, no. Next, nalaktawan ko pala, Surgenio versus JR Zero, no. So si JR Zero kasama ni 30, mga lumipad galing pang Davao para sa event na to. Ito ang medyo style clash, no. Surgenio, dating isabuhay finalist, napaka well-rounded, napakagaling ng ano, ng presensya, delivery, kaya niya mag-comedy, kaya niya rin mag-technical. JR Zero, mas purong technical naman, pero napaka-unique ng style niya palagi, napaka-unique ng flow, yun rin yung strengths niya. Parang ako, yun yung trip na trip ko talaga sa ginagawa ni JR Zero, no. Parang hindi siya para magsabay sa mga meta-meta o kung ano man. Stick to his guns siya. Tapos ako, natutuwa ako lagi sa mga nabubuo niyang flow. Tingin ko, or sana makapagpakita rin ng onting flow rin tong si Surgenio. At sa totoo, isa yun sa mga technique na hindi niya pa talaga napapakita, no. Pero kayang-kaya niya, kung alam niyo lang kung anong klaseng MC rin siya. Sa mic. Tingin ko, sana gawin niya dito sa battle na to. Jonas versus Plasma. Tulad nga ng ano, may yung isang entry sa fliptop.com.ph, no. Pwedeng style clash, pwedeng hindi. Parehong magaling magano, syempre mas kinikilala si Plas sa strength niya sa ano, sa bars at sa technicalan, pero in previous years, no, parang na-recognize niyo na rin yung brand ng humor niya rin, yung dry humor niya, napaka-epektibo din, napaka-laugh trip. Tapos si Jojo, yun nga, yung flow, delivery, technicalan, kayang-kaya niya. Pero syempre yung comedy niya, ibang klase. Tingin ko, napakagandang clash nung parehong technicalan nila at comedy nila sa laban na to. Mag-uululan siguro rin sila ng onte. Baka mamaya, malay mo si Plaza pala yung magpapakita ng puwet. Hindi natin alam. Tingin ko, pareho silang may, ano, may linya tungkol sa second sight. Ewan ko lang kung bakit. Apoc versus Ruffian. Yan, tulad yan. Kung hahayaan mo yung natural course ng karera ng MC, no? Si Ruffian is sa mga up-and-comers natin.
si APOC since day one, literal, since pinakaunang event ng Flip Top since 2010, isa sa pinaka tenured na battle MCs, ay hindi sila basta-basta may pag-match din agad, no? Pero para sa purposes ng isa buhay, napakaganda, napaka timely ng matchup na to, mula pa sa kung ano man yung, hindi ko maintindihan kung ano yung pinaka context nila dati na ano yun. Pero style wise, napakaganda talaga na ito. Parehong yun nga, teknikalan, stage presence, delivery, napakalakas. Pugutan to, tingin ko. Pugutan silang dalawa. At M-Zite versus MR Industria, alam niyo na, yan ang pinaka-style clash ng event na to. Tingin ko may gagawing kakaiba rin si M-Zite. At ano rin to yun, no? Parang kumbaga hindi to basta-basta na lang, no? Parang kumbaga bukod sa recent na pag-angat ni MR Industria, sa recent na pag-appreciate ng style niya ng mga fans, tingin ko parang isa siya sa mga special cases na deserving makakuha ng ganitong klaseng pangalan tulad ni M-Zite. Pero bukod dun, the fact na trip rin talaga ni M-Zite, may ibig sabihin rin talaga yun. Kumbaga, ginagalang rin talaga ni M-Zite yung skill set ni MR, at may gusto rin siyang patunayan kontra sa ganong klaseng skill set. Freestyle ability, si MR yung freestyle ability niya mas pang cypher talaga. Tingnan natin kung magagamit niya dito, kung may incorporate na niya sa battle rap sa wakas. Si M-Zite naman, purong pang battle rap naman yung freestyle ability. Kaya, syempre, uulan pa rin yan ng rebuttals mamaya. Sana masabayan ni MR. Tapos, ewan ko, baka mamaya pareho sila mag-pitch ng tent dyan sa stage, no? Mga camping boys to mga to eh. Si M-Zite, may itong nakaraan lang, pero ayun. Siguro, pagkatapos ng battle ito, sabay pa sila mag-camping, baka sumama pa ako eh. At yun ang second side, 12. Bakit ko pinagkasya yung ganito karaming isabuhay battles? Parang sa history, parang ito na nga yung pinakamarami, no? Sa first round, first event pa. Guha lang ng availability ng MCs, no? Maraming hindi available. So, nagme-make sense na ipagsama to mga to. At kesa sa paintayin pa na makarating pa sa ibang lugar, kung Cebu man o Davao o ano. Nag-make sense talaga para sa magandang lineup pagkasya itong anim na isabuhay battles. Ako masaya talaga ako sa lineup na to eh. Parang excited na excited ako sa lineup na to. Tingin ko mula simula hanggang bakbakan talaga to. At syempre nandun pa rin yung yung balance. May tournament battles, non-tournament battles. May mga inaasahan tayong mas comedy. May iba mas technical, kaya. Pero may style clashes, syempre, tas sa overall lineup talaga. Para sa akin, walang tapon dito. Syempre, kung wala lang papalya na MC, tingin ko magbibigayan itong lahat, no? Pagkatapos ng second sight, yun, parang nabanggit na nga, no? Gubat 13. So, babalik tayo ng Cebu. Pagkatapos nun, meron pa tayong 1 Minutes Luzon Part 2. Tas tingnan natin kung ano na yung mga next. Pero malamang sa malamang, baka balik ng Maynila ulit. Mensahe para sa lahat. Maraming salamat pa rin talaga. Ayun nga, kung tuloy pa rin kayong naniniwala sa akin, sa liga at sa galaw natin, maraming salamat. Tapos pati yung fans, napaka-taas na rin ng standards ng analysis nila. Maraming salamat sa inyo. Siguro ang may papayo ko na lang din sa iba sa wag lang din maging open-minded pa rin palagi. Hindi yung feel na feel mo masyado yung opinion mo. Kasi kami nga hindi. Pero ayun, eto na naman, putsang year 14. Tanda ako na.